Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Ito si Chinky Tan, ang iyong pambansang wealth coach. Chinky, paano ba pagkakitaan ng mga bagay na hindi na ginagamit? Alam nyo ba na pwede nyong gamitin? Oo, yung sinasabi nilang the art of manifesting. O, ano itong manifesting na ito? Itong manifesting to, napakasimple lang po. Ang ibig sabihin lang po niyan, gamitin po natin ang ating angking talino. Oo, gamitin lang po natin ang ating kayamanan at karunungan at mga bagay na hindi ginagamit at ibenta na po natin yan at pagkakitaan. Yes! Ang una pwede natin gamitin muna syempre yung ating katangian. Magaling ka ba magbenta? Pwede ka mag-online selling. Diba? Ito ang pinakamadalas na pamamaraan, simpleng pamamaraan sa pagbebenta ng mga bagay online. Maaari ka magbenta sa Facebook, diba? Sa Marketplace, diba? Sa TikTok, diba, sa Lazada, sa Shopee, ay naku, pwedeng-pwede nyo na talagang ibenta yung mga favorite item nyo. That's number one. Number two, ay pwede ito ha, para dumami ang inyong pera, pwede ka na rin mag-garage sale. Ay naku, alam mo ibig sabihin ng garage sale, hindi ibebenta yung garahe nyo. Yung mga lumang gamit, diba, damit, sapatos, diba, mga appliances na hindi na ginagamit, pwede nyo nang ibenta sa inyong mga friendship. Ang tawag po namin dyan ay hindi second hand. Ang tawag dyan, pre-loved. Ah, di ba? Pre-loved po. Di ba? Ika nga eh, para sa iyo, probably hindi mo na kailangan, pero para sa iba, mahalaga. Para sa iyo, pwedeng basura, pero para sa iba, ay nako, pwedeng maging pera. Ah? Kaya mag-garage sale po kayo. Ay nako, nung misis ko, nag-garage sale po. Ay nako, ang daming binenta. At tuwang-tuwa siya sinabi, takmo, ang dami kong kinita. Oh, hindi ko ang kinita. Ako nalugi, kasi ako bumili niyan. Ikaw lang nakinabang. Pangatlo po, ay nako, pagpapaupa. Yes! May mga items ka ba na pwede mong paupahan? O like for example, baka meron kang mga equipment dyan, di ba? Like guitar. Or if not naman, baka meron kang drums na pwede mong paupahan, di ba? Or if not naman, naalala ko tuloy, nung meron pa akong LED, o yung tinatawag na projector. Oo, pinapaupahan ko ng 3,000 yung kada labas. O, so nabaw, kumikita yung projector screen ko ng 3,000. Kaya katanungin nyo sarili mo, ano pa ang pwede mong iparenta? Diba? Sa bahay mo. Or if not naman, ang isa pa pwede mong gawin, gamitin mo ang iyong angking talino, mag-crafting ka. Diba? Gamitin mo ang kasanayan mo na gumawa ng, let's say, drawing, or if not naman, mga handicrafts, di ba, na pwede mong ibenta sa iyong mga friendship. And last but not least, alam mo yung pinakamaganda niyan? Para ikaw ay magkapera, ang ginagawa po ng iba is kung marami na talaga mga gamit, anong ginagawa? Donation, di ba? Pwede kang mag-donate sa mga charity, pwede kang mag-donate sa mga nangangailangan, di ba? Ito ay magdudulot na maganda at positibong enerhiya at kaligayahan sa mga taong nais mong tulungan. Kaya nga sa pamamagitan ng mga itong tips na ito, ha, gusto mo bang mag-online selling? Gusto mo bang mag-garage selling? Gusto mo bang magpaupa? Gusto mo bang mag-craft design? Gusto mo bang i-donate ang iyong kaalaman at syempre naman yung mga bagay na hindi mo ginagamit para naman ito ay iyong pagkakitaan. Sana naman nakatulong tong episode na ito mga ka-friendship. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice, pag-uusapan na raw ang posibilidad na mapakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs. China nanindigang legit ang kanilang audio recording ng kasunduang pinasok daw ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Pero ang militar, deadma. In your head. Suspendidong Cebu City Mayor na si Michael Rama nakauwi na mula sa Maynila. Paano kaya niya haharapin ang kanyang suspension? Nasa 1,000 probinsya sumugod sa opisina ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Ang dahilan, meron daw silang mana. At bago pa man ang grand finale, Bel Mariano nag-goodbye na sa kanyang karakter sa Can't Buy Me Love. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz, sinahan!
ngayong tanghalian. Kasalo si Cheryl Cosin. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bigo ang isang lalaki sa tangkang pagnanakaw sa isang piso Wi-Fi vending machine sa Tagum City habang nasa 1,000 individual mula sa Leyte at Pangasinan ang sumugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas para kubrahin umano ang trilyong pisong kayamanan ng publiko na nakatago roon. Magbabalita si Ian Suyu. Sa unang tingin, aakalain mong gagamit ng piso Wi-Fi machine ang lalaking ito sa Barangay Poblasyon, Tagum City noong Biyernes ng madaling araw. Yun pala, binabaklas na niya ang bakal na pinagkakabitan ng Wi-Fi machine. Pero nang may dumaang residente, agad nagpanggap ang lalaki na nagsa-cellphone sa gilid. Nang masigurong wala nang nakatingin, sinubukan ulit ng lalaki ang pagbaklas sa bakal. Pero bigo siyang mabuksan ito, kaya nang muli niyang balikan ang machine, sinira niya na ito. Yun nga lang, hindi umubra. Kaya sa huli, sumuko na siya at umalis. Ayon sa may-ari ng piso Wi-Fi, umaga na raw nang malaman niyang nasira ang kahon na pinaglalagyan ng makina. Nang i-review sa CCTV, dito na nila nakita ang tangkang pagnanakaw. Sinik namin yung CCTV, tapos doon namin nakita na finors pala yung pagtanggal ng padlock. Dalawang padlock po yun, tapos sinira rin yung box. Maswerte namang hindi nakuha ang machine pati ang pera na nasa loob nito. Hindi naman kilala ng may-ari ang kawatan na posible umanong dayo sa kanilang lugar. Naipablatter na nila ito sa Tagum City Police at patuloy na hinahanap ang suspect. Luzon, Visayas, Mindanao. Napasugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Rojas Boulevard sa Maynila ang nasa 1,000 individual na galing pa sa iba't ibang probinsya gaya ng Leyte at Pangasinan. Nangutang at nag-arkila pa raw sila ng bus makarating lang sa BSP. Ang ilan sa kanila, mga senior citizen pa. Binarikadahan sila ng Manila Police District lalo't nagkumpulan na ang grupo sa labas ng BSP. Ang pakay nila, kalampagi ng Bangko Sentral at kubrahin ang nakatagong trilyong pisong kayamanan umano ng Pilipinas na nakadeposito raw doon. Ayon sa kanila, tigi 1,000,000 ang makukuha ng bawat isa. For about 8 years, no? From 2016 to present, 2024, 8 taon na ang lumipas. At sa loob ng 8 taon, ito naglakbay Luzon, Visayas at Mindanao upang ipaalam sa taong bayan na meron tayong batas. Ayon naman sa BSP, hindi sila direktang nagbibigay ng pera sa taong bayan. Dibidendo raw ang binibigay ng pamahalaan para makaambag sa mga programang makapag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya matapos ang halos 1 oras, nagpa siya ang grupo na umalis na nang walang nakuha ni piso mula sa BSP. Naihatid naman daw nila sa BSP ang sulat kung saan nakasaad ang kanilang hinaing. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Viral sa social media ang pagtatalo ng isang customer at tindera sa isang butika. Maling size kasi ng diaper ang nabili ng customer. Pero ang staff ng butika, ayaw yan palitan. Umiiral daw kasi sa kanila ng tindahan ang no return, no exchange policy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. May mga oras talagang mali tayo nang nabibili, lalo na kapag nagmamadali o may emergency. Pero paano pag ang tindahan hindi ka pinayagan papalitan ang item mo? Kahit hawak mo pa ang resibo. Nag-viral sa social media itong video na ito kung saan nagtatalo ang uploader at mga nasa likod ng counter ng tindahang ito. Ang punot dulo, pagpapalit lang ng size na nabiling diaper ng kumukuha ng video. Medium kasi ang nabili niya, pero large pala ang kailangan niya, na mas mahal lang umano ng 6 na piso. Size lang ang pinapapalitan ko, tapos na. So, yung pasyente ko doon nagtatainyo, emergency o. Base sa kanilang pag-uusap, kinigit at tindahan na hindi nila pwedeng palitan ng produkto. Yan ay kahit hindi naman ito nabuksan at dala rin ng customer ang kanyang resibo. Pero sa website ng Department of Trade and Industry, nakalagay na bawal ang tinatawag na no return, no exchange policy ng mga establishmento. Sabi ng DDI, protection ito sa mga consumers sa tinatawag na 3 R's na repair, replacement, at refund. Ayon sa mga nakuusap kong pharmacist, may mga senaryo na natatanggihan din nila ang pagpapalit ng customer.
Pag nabuksan na po, or halimbawa sa medical, pag alis dito, tinitest namin, nadala na niya, tapos binalik niya na nasera, nawala po kami dyan. Sa lahat ng nabisita kong pharmacy, naging usap-usapan nga daw itong viral video na ito. Kaya naman ang ilan sa kanila, may nakapaskil upang linawid kung ano lang ang pwede at hindi pwedeng ibalik. Pero marami rin namang pharmacist na sabi sa akin wala namang problema ang pagpapalit ng item. Yun nga lang. Pero kailangan in good condition yung binili niya na gusto niya papalitan. Tapos, kung ano yung amount nung item, ganun din ang amount ang mampalit. Pero para maiwasan na rin ang hassle, paalala naman ng ilan. Bago siya umalis ng counter, double check niya. Pag nagkaroon ng problema, mabibigyan ng attention ka agad. Hindi man totoo ang kasabihang the customer is always right. Sana'y tansyahin din kung kailan dapat magbigay ng konsiderasyon. Dahil kahit ikaw, isa ka rin namang customer para sa iba. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Umakyat na sa 89 ang kaso ng rabies sa unang quarter ng taon ayon sa Department of Health. Pero paano nga ba ang dapat na gawin oras na makagat ng aso o pusang may rabies? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringki. Ngayong maaliwalas ang panahon para sa mga bata, chance yan para sila ay makapaglaro sa labas. Pero habang dumadami ang mga bata sa lansangan, dumarami rin ang mga nakakagat at nakakalmot ng mga aso at pusang gala. Sa pinakabagong datos ng Department of Health, mula January hanggang March, 89 na ang mga namatay mula sa rabies. Sa tansya ng mga eksperto, 200 hanggang 300 ang mga namamatay na Pilipino mula sa rabies taon-taon. Ngayong first quarter pa lang ay naka 89 na death toll na. Medyo nakakalarma na raw ito at ang rabies virus natatransmit kadalasan sa laway ng isang rabid na hayop. Kaya kahit hindi makagat, pero nadilaan ng sugat, pwede itong maipasa sa tao. There are instances na kung ano ba may open wound ka na madilaan ka nito sa aso or pusa na na-ratings, maaari na ito within source of transmission. Kung sakali namang may makakasalubong tayong aso pag-aalagala, syempre, hindi naman may iwasan iyan. Huwag natin silang i-challenge kung saan mag-feel nila magiging bantaka sa buhay nila dahil lalaban at lalaban sila. Iwasan po natin sila. Huwag po natin silang i-challenge. Ano? Yung iniinis pa dyan, binabato. Kasi itong mga aso na to, may buhay rin sila. So they will react. Malalaman rabid na ang hayop kapag nilalagnat daw ang mga ito. Pag umabot naman na daw ito sa central nervous system, dito na lalabas ang hindi pangkaraniwang pagkilos, gaya ng biglang pagtapang, natatakot sa tubig, natatakot sa ilaw, at nagiging sensitive sa kahit anong gumagalaw na bagay. Sa oras naman na ikaw ay nakagat ng isang tinatawag na rabid na aso o pusa, payo ng mga eksperto, hugasan ka agad ng sugat for 15 to 20 minutes sa running water. Pagkatapos niyan, ay dumiretso ka agad sa doktor para mas ma-assess ng maayos ang iyong kagat. Kaya naman daw labanan ng rabies dahil karamihan ng mga barangay ay may libre turok nito para sa ating vets. May mga gamot na rin naman daw pa kontra rabies para sa mga taong nakakuha nito. Kaya dapat, no worries na. Basta, paturok ka agad kapag ikaw ay nakagat. Hindi ka na dapat mamatay sa kagat ng aso or pusa na meron ito. Kasi meron na tayong gawot for that. Kaya kapatid, sa oras na ikaw ay makagat o makalmot ng pusa, hugasan ito at pumunta ka agad sa doktor. Dahil ang kagat na iyan, kayang-kayang kumuha ng buhay. Ayaw naman natin siguro nun. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Dahil sa tumitinding init, naniniwala ang isang eksperto na baka hindi na matirhan ng tao ang ilang lugar sa Timog Silangang Asya. Sabi ng conservation scientist na si Dr. Petch
Manopa weather. Unti-unti nang nagiging new normal ang sobrang taas na temperatura sa ilang bansa gaya sa Thailand at dito sa Pilipinas. Epekto raw ito ng climate change na kapag lumala pa, mahihirapan na mamuhay ng normal ang mga tao. Dahil dito may ilang lugar na hindi na pwedeng tirhan dahil sa sobrang init. Pinaka-apektado raw sa ganitong sitwasyon ang mga mahihirap. Some particular region suffer from severe drought year after year. So the area that used to be agriculture land may be not gonna be viable for farming anymore in the future as the infrastructure in the city absorbing more heat. So we will start to rely more and more on air conditioning. And I think that also leave the problem with the marginalized group of people, vulnerable group of people who might not have access to air conditioning as a way to mitigate the heat. So I think some part of the city, some part of the region might not be suitable for living anymore. Napadali ang buhay ng ilang magsasaka sa Oriental Mindoro dahil sa tinatawag na drone seeding. Mas madali kasi at hindi na nakakapagod ang mano-manong pagtatanim. Pero may ilang naaalarma rito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Isa ang Pilipinas sa major producers ng bigas at palay sa mundo. Kaya batak sa trabaho ang ating mga local magsasaka. Pero ano naman kaya ang mangyayari kung pasukin ng modern technology ang agrikultura? Hindi lang kumukuha ng video ang drone na ito. Ang dala kasi niyan, mga binhi. Ang tawag sa ginagawa nito, drone seeding. Demo ito ng Department of Agriculture ng pagtatanim ng binhi ng palay gamit ang drones noong January. Kuwento ng isa sa mga may-ari ng palayan sa Santa Brigida Mansalay sa Oriental Mindoro, mabilis daw ang isinagawang demo ng drone seeding. Sa loob lang ng 2 hanggang 3 oras, tapos na agad sila. Sa isang lipad daw ng drone, ay 1 hektarya agad ang kaya nitong sabugan ng binhi. Dahil sa 15 kilograms nitong capacity. Bagsak lang palay. Naglagan lang. Parang ganyan-ganyan, no? Parang ulan. Mas madali ang drone seeding kaysa sabog ng tao. Ang drone seeding kasi ay 1 minuto lang, tapos na yun sa ektarya. Mm-hmm. At mapipit sa binhi. 1 minute, tapos na agad yung isang ektarya. Tao ay halos parating araw. Makalipas ang ilang buwan, naani na ang mga tinanim sa drone seeding nitong April 29, nakita rin nila ang pagkakaiba. Sabi ng ilan, hindi raw kasing dami ang naani na palay kumpara sa tradisyonal na pagtatanim ng binhi. Say naman ng iba, mas marami raw ang naiani at mas matatangkad at malalaki naman daw ang naging tubo nito. Sa isang buwan, umaabot ng 1 milyong piso ang budget sa pagsustain at maintain ng 30 hectares na palayan. Kaya tansya ni na Ate Melrose ay nasa 50% daw nito ang matitipid nila sakaling maging moderno na lahat ng aspekto ng pagpapalay at saka. Yun nga lang, iniisip naman nila ang mga posibleng mawalan ng trabaho. Kaya say ni na Ate Melrose, pag dumating ang araw na magiging moderno na talaga ang pagpapalay at saka, hahanapan pa rin daw nila ng job opportunity ang mga kababayan nila. Ay, magreklamo yung mga trabaho ko, wala na sa gawin. Wala na sila hanap buhay. Marami sila, mga 10. Bukod yung taga-sabog, bukod yung taga-kanal, may taga-akot ng palay. Marami sila. Akot ng binhi. Yung pag-sabog, pag-ani, talagang nawala ng trabaho yung mga tao. Maganda raw kaagapay ang teknolohiya tulad sa pagsasaka. Pero para sa kapakanan ng pamumuhay at trabaho, kailangan pa rin daw ng balanse para walang maiiwanan. Mobile Journal Merimon Reyes po. Hatid ang mukha ng balita. Susunod, Chinese government nagbantang ilalabas ang audio recording ng umano'y pakikipagkasundo ng Philippine military official sa new model, pero may sagot dyan ang Philippine Navy. In your head! Sa gitna ng patuloy na birada ni former President Duterte kay Pangulong Marcos, DOJ pag-aaralan ang posibleng pagbabalik sa ICC. At Bisaya influencer na si Inday Fatima magiging kapatid na rin. Ano kaya ang hinanda ng beauty queen para sa atin? Abangan live! Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Itinatibay ang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD. Kaya naman, giit ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy lang sa pagbandera ng pagkakaisa o unity hanggang sa susunod na eleksyon. Pero kasabay niyan ang tila paglaki, lalo ng lamat sa mga Marcos at Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pagkakaisa. Yan pa rin daw ang panawagang bitbit ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD para sa darating na 2025 elections ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasabayan ng pagsasanib-puwersa ng dalawang partido sa isinagawang alliance signing sa Makati City kahapon. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin na ipaglalaban, yan ang patuloy natin ang isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Pagmamalaki ng Pangulo, marami nang nagawa ang kanyang administrasyon dahil sa pagkakaisa ng mga opisyal at sangay ng pamahalaan. Bukod kay PBBM, present din sa alliance signing ang mga leader ng magkabilang partido, kabilang sina Lakas CMD Chairman Emeritus Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Lakas CMD Party President House Speaker Martin Romualdez. Alliance between Partido Federal and Lakas, two of the strongest parties. Lakas comes in with 100 strong members of the House, and of course, Partido Federal comes in with the majority of the local government officials. So this is the start of an alliance of the two parties and perhaps others as well. Kasabay nito, may panibagong patutsada naman si Davao City Mayor Baste Duterte laban sa Administrasyong Marcos sa isinagawang prayer rally sa Dumaguete. Nakukuha raw ng administrasyon ang lahat ng kanilang gusto dahil sila ang nasa posisyon. Bagay na sinagot naman ni Presidential Son at ngayon Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Pero tikom ang bibig na nakababatang Marcos sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang ama. Kasabay niyan, nakatakdang ilatag ng Department of Justice kay PBBM ang lahat ng legal options kognay sa mga posibleng hakbang ng International Criminal Court o ICC sa bansa. Kabilang dyan ang posibleng pagpapaaresto kay FPRRD kognay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. That will be discussed in the briefer as well. The pros and cons of each of those options. And siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC. No? Kabilang din daw sa tatalakayin ng DOJ sa Pangulo ang usapin ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maaalalang sinabi ni PBBM noon na pinag-aaralan din ng pamahalaan na muling mapabilang sa mga bansang miyembro ng ICC. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa iba pang balita, hindi na bago ang pagkakaroon ng tigyawat sa ilong. Pero may isang guro na naospital matapos tirisin yan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nakaka-conscious naman talagang magkatigyawat. Pero kung kating-kati ka ng pisain yan, panoorin muna ang babala nitong nakilala ko. Huwag tirisin ang pimples sa ilong. Yan ang caption ni teacher ni Risa Joy sa kanyang post sa TikTok na umabot na ng 2 million views. Siya raw mismo ang gumawa nito na naging dahilan kaya siya na ospital. Day after po na tiniris ko yung pimple ko, doon na po nag-start yung fever. And then po, akala ko po yung fever ko is nanggagaling po sa init ng panahon. So hindi ko po alam na infected na pala yung pimple ko. Dinaan niya lang daw sa pag-inom ng gamot ang akala niyang simpleng lagnat lang. Pero makalipas ang ilang araw, namaga at namula na ang kanyang pimple sa ilong. Nang pumunta sa ospital, agad na raw siyang pina-admit ng doktor at isinailalim sa CT scan, x-ray at iba pang lab test. Po to check po if may infection po ba na kumalat, especially po sa aking
utak kasi po yun po yung pinakadelikado. So third day ko po sa hospital, lumabas po yung mga lab results and praise God, wala pong nakita na infection, naagapan po siya. So pinagpatuloy lang po yung antibiotic until seventh day, na discharge po ako. Ayon sa ENT doctor, delikado magtiris ng tigyawat kapag nasa danger area ng mukha. Saan nga babandayan, Doc? From the root of the, or the bridge of the nose hanggang sa corners ng lips natin. Yan yung tinatawag na danger area of the face. So pagka nandiyan yung tigyawat na tiniris natin, usually it would lead to infection. Bakit? Yung infection sa face natin, pwede magkaroon ng bacterial infection that could ascend paakyat sa brain. Kapag nagkaroon na ng impeksyon, pwedeng makaranas ang pasyente ng pananakit sa parte ng tigyawat. Posible rin ang isang mata ay pumipikit ng kusa at hindi magalaw. At ang pinakamalala, it could also lead to the patient having meningitis or also magkaroon din ng brain abscess formation. So, kaya yun ang danger. Pagka pitiniris natin yung pimple sa area ng tinatawag na danger triangle of the face. So, wag nating kakalikutin or isa-scratch or puputukin yung tigawat. Pag nako-conscious tayo, we can use a pimple patch to help na ma-relieve yung inflammation or pamamaga pati redness. Kaya para kay Teacher Narisa, lesson learned ang nangyari sa kanya. And first time ko po na-admit sa hospital, I never expected po na dahil po yun sa tigyawat. So lesson learned na po talaga that for the next time, if may tigyawat po, especially po sa T-zone, dapat hindi po talaga siya ginagalaw kasi delikado po siya. Paalala ni Doc, kapag ang tigyawat ay lumalaki, namumula, nagnanana, sumasakit at namamaga, magkabubuting magpatingin na sa ENT doctor para maiwasan na ang infeksyon at hindi na lumala pa. Mobile Journal, Yera Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Hindi raw nababahala ang Department of Health sa kabila ng napaulat na pagbawi ng AstraZeneca sa COVID-19 vaccines nito sa buong mundo. Isa ang COVID-19 vaccine na AstraZeneca sa mga bakuna sa Pilipinas na nabigyan ng Emergency Use Authorization noong kasagsagan ng pandemya. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali at Cheryl sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. ASEC, ayon po sa AstraZeneca, binawi nila ang kanilang mga bakuna nga dahil po sa low demand. Pero may mga report din na dahil ito sa side effect ng bakuna gaya ng blood clots at low blood platelet counts. Gaano po ba ito katotoo para mas maging kampante po ang mga nakakuha ng AstraZeneca? At isa na po ako doon, ASEC. Yes, Cheryl, isa rin ako doon sa mga nabigyan ng AstraZeneca. My first two doses of a COVID vaccine were actually AstraZeneca. And yun kasi yung available at the time. Mm-hmm. But in our data, marami na millions of doses worldwide have been given coming from AstraZeneca. And the reports of the side effects are really low. Napakaliit nung percentage. Yung report na sinasabi na may problema sa blood clotting, yes, this has been reported, but the report is so small such that the benefits still outweigh the risks. Lahat po ng mga gamot, lahat po ng mga produktong pangkalusugan ay merong mga risks. Even yung paracetamol na ginagamit natin para sa lagnat, meron po yung risks kapag nag-overdose. So hindi po ibig sabihin na winidraw ng AstraZeneca sa merkado at sinabi na nga nila na this is because of commercial reasons ay may problema yung vaccine. So ang sinasabi po ba natin, ASEC, doon sa maraming mga kababayan natin na nabakunahan ng gawa po ng AstraZeneca, kabilang na nga po tayong dalawa doon, eh hindi tayo dapat mabahala? Yes, hindi ho tayo dapat mabahala. Bagkus ay tayo ay dapat natutuwa dahil sa ating mga bakuna ay bukas na uli ang ating ekonomiya at hindi na tayo nagkakaproblema sa pandemya. Yun pong mga bakuna na naibigay sa atin, not just AstraZeneca, all of the brands, they all went through rigorous scientific study and also safety checks na ginawa hindi lamang ng ating FDA, ngunit ng mga FDA sa buong mundo. Safe na safe po sila. Okay, so ngayon po binawi na ng AstraZeneca yung mga COVID-19 vaccines nila. Ano po ang susunod na hakbang dito ng DOH?
Yung pagbawi po ng AstraZeneca ay sinimulan nila sa Europa dahil nga sa dahilan na sinabi niya na commercial, no, na wala nang bumibili. Napakarami na kasing mga bagong updated, so hindi na feasible from a commercial standpoint na iwanang nandun pa yung mga bakuna. But in the Philippines, we are independent. Of course, we have our own Food and Drug Administration. Inaantay natin yung application for withdrawal, kung mag-withdraw man sila, if they will decide in the Philippines. If hindi po sila mag-withdraw, mananatili po? Ganun po ba yun? Yun po kasing mga permits, yun po naman yung ibig sabihin market availability. But actually, Cheryl, sa taas ng ating vaccine coverage, no, more than 80%, kung hindi ako nagkakamali, yung latest figure na ating mga kababayan ang nabakunahan against COVID-19, kaya nga bukas na tayo, hindi na natin kailangan yung mga first doses na yun. Kung ano yung binigay sa atin noong 2 to 3 years ago, hindi na yun yung ginagamit ngayon eh. So even if it stays there, it's not indicated for our use. Asek, isingit na rin po namin yung text message na natatanggap po ng ilan nating kababayan mula po sa numerong 22566345. Lihiti mo po ba ito na galing ng DOH? Yes po, lihiti mo po yan. Ipagpaumanhin nyo po na wala kaming letter branding, no? Hindi lumalabas yung pangalan na DOH dun sa inyong mga cellphone. Pero yung pong lihiti mong text na yan ay tungkol dun sa third non-communicable disease survey. Isa lang pong paalala, never kaming hihingi ng kahit na anong mga bank information or one-time PIN. Pag may humingi po ng ganun, hindi ho DOH yan. Yung pong survey na yan ay totally about yung ating mga dietary habits, yung ating mga exercise habits para sa non-communicable diseases, makaiwas tayo sa heart attack at iba pa. So may hinihingi pong sagot mula po dito sa numerong ito? Yes po. Merong automated po yan. Meron pong application na nandun po yung recording. Kung meron po mga sample po ng tanong is sa nakaraang 30 araw, kayo po ba ay nanigarilyo? Yes or no? Ang dahilan ko ba tinatanong yun, pag nalaman natin yung datos kung ilan sa ating mga kababayan ay naninigarilyo o hindi, malalaman natin kung ano yung mga tulong na pwede natin ibigay kasi baka gusto nila mag-quit para hindi sila magkaroon ng lung cancer. Nagsisimula lahat sa datos. Okay. So, paano po pinili yung mga makakatanggap ng text message para po sa mobile phone survey na ito? Or i-expect po ba namin na lahat tayo ay makakatanggap po nitong klaseng ganitong survey? Yes, Cheryl, meron tayong sinusunod na study design. So meron yung random sampling, pero meron rin eligibility. Dahilan sa gumagamit nga siya ng mga mobile phone numbers, hindi naman lahat tayo makakatanggap. Pero kung tayo makatanggap, ang isa sa mga unang tanong is una, pumapayag ba tayo? May consent ba tayo na mag-participate? At ikalawa, kung tayo ay eligible. Kasi yung target na dapat sumagot dito ay yung edad 18 pataas lamang. So kung yari ang nakatanggap ay bata at sinabi niya na I am less than 18 years old, hindi na magpo-proceed yung ating survey. Isingit ko na rin po, Asek, ano, may updated na po ba tayo na datos doon po sa bilang ng tinamaan ng heat stroke po dito sa ating bansa? Andun pa rin tayo sa April 29 data natin, no, mula January 1 hanggang April 29. Meron tayong 77 na kaso ng heat-related illnesses. Sa 77 na yan, sa kasamaang palad, meron tayong 7 na nabawian ng buhay. Ang dahilan dun sa unang 6 ay mga tinatawag na heat-influenced diseases. Ibig sabihin, meron silang alta presyon, kaya nagkaroon sila ng atake sa puso or ng stroke sa utak dahil sa init na nagtulak dun sa kanilang sakit na iyon. Yung huling kaso, yun na lang po yung bine-verify, pero all 7 cases, hindi po naman sila namatay sa heat stroke. Pero linawin po namin sa DOH, no, whether it's heat-related or heat-influenced, it is still because of the heat. Mm-hmm. Meron po bang update doon sa huling napabalita na sanggol po na sinasabing heat-related po ang ikinamatay? Marami po kasing maaaring dahilan sa ikakamatay ng isang sanggol. Kami po ay nakikiramay sa nanay po sa pamilya na namatayan. Nung chinek po namin yung cause of death, ang nakalagay sa death certificate ay respiratory failure unspecified. Marami pong dahilan, Cheryl, na pwedeng magpunta sa isang respiratory failure incident. So biniverify pa natin ito. Hindi natin dinidiskwento na ang init ang dahilan, pero hindi natin masasabi sa puntong ito na yun ang dahilan.
At yung pong ganitong klaseng panahon ay patuloy pa rin po, magpapatuloy ngayong buwan ng Mayo. Muli po ang paalala natin sa mga kababayan natin, ASEC. Yes, so thank you, Cherry. Naglabas tayo ng advisory kamakailan na nakaangkla dun sa damang init, dun sa heat index categories ng ating pag-asa. So sila nagbibigay ng warning, merong caution, danger, extreme danger. Sa bawat antas ay mga rekomendasyon kung anong gagawin. Pero sumatotal, dapat talaga tayo ay umiwas sa magpagbubuhat, mabibigat na gawain simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at lagi tayo mag-hydrate. Pwede pong uminom ng cold water. Wala pong problema yon. Kaya namin sinasabi na dahan-dahan para huwag mabilaukan. At ang mga damit natin ay dapat light-colored at cotton yung preferred na materials para nakakahinga yung ating balat. Marami pong salamat sa inyong oras. ASEC Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Magandang tanghali po. Mas marami ng sporting events ang inyo pong mapapanood sa Signal TV. Yan ay matapos ang pagkikipag-partner sa atin ng Philippine Badminton Association. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Basketball, volleyball, cheer dance at track and field. Mga sport na taas puso ang engagement ng Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Pero heto ang chika. Pati ang sport na badminton, plano nang i-rise up pa to the challenge. Kahapon, naganap na ang Philippine Badminton Open and Partnership Announcement sa pagitan ng Philippine Badminton Association o PBAD, sports gear brand Mizuno, MWell, Puso Pilipinas, Smart Sports, pati ang Media Quest Ventures at Signal. Dito inilunsad ng PBAD ang pangalawang Badminton Open Tournament na gaganapin ngayong June 5 hanggang June 11. Ang target daw kasi, gawing sikat na sports sa bansa ang badminton at makapag-produce pa ng mga Olympic by 2028. We're focusing on a lot of different aspects of the sport, one of which is the development of our coaches and officials. So we have been going around the country. Another thing is international exposure and competition for our players. We actually have a program that covers the entire country already, looking for those players that really has potential from Mindanao, from Visayas. Mas hinihikayat pang sumali ang mga ages 8 years old and above. Kasama na raw nagagabay sa kanila ang mga current at pursuing badminton coaches. Ipinakilala rin ulit ang national ranking system na pwedeng makita online para sa assessment at evaluation ng performance ng local athletes. At ang open ranking system para naman sa mga clubs o LGU na gustong bumuo ng kani-kanilang tournaments. Pangako ng Signal TV, katuwang ang Smart Sports, suporta sa lahat ng tournaments at development projects para sa sport na ito. Our support will come in the form of providing comprehensive coverage, starting with the Philippine Badminton Open this June and future PBAD events on our Frigo Air channels via One Sports, One Sports Plus on Pay TV, and to our OTT channel Pilipinas Live for both local and global subscribers. And we want to be in the middle of it. We want to enable, you know, the public, the badminton lovers, the parents, the players to feel that badminton is close to them on their phones. Pwede nang mag-register online. Gaganapin ang elimination at semifinals sa First Pacific Leadership Academy Badminton Center sa Antipolo at ang finals sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong. Dalawang events ang pinapayagan per player at ang prize pool pumapatak ng 1.2 million pesos. Last year, we had over about 500 participants. And we are targeting more participants. We've already sent invites to universities and colleges in Luzon. As targeted, we will be aspiring for more Visayas and Mindanao participants. Try badminton, you know, anything can happen. And to just believe in your abilities and your skills and that you can do great things in life as well. Sa pamamagitan ng partnership na ito, pangarap nila na mas umunlad pa ang athletics community para sa badminton at sa lahat pa ng mga sports. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Kilala ang Cagayan de Oro City bilang City of Golden Friendship. Pero ano nga ba ang kwento sa likod niya? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kilala ang Pinoy bilang hospitable at friendly. Pero
Ibahin nyo raw dito sa Cagayan de Oro City bilang tinaguri ang City Golden of Friendship. Ilang araw ko na rin nililibot ang Cagayan de Oro City na binansagan ding gateway to Northern Mindanao. Pero isa talaga sa tumatak sa akin ang katawagan dito na City Golden of Friendship. Simple lang, tulad nito, makita mo lang yan. Pwede mo na yan maging tropa, wala nang ibang sabi-sabi. Para sa akin, malakas kami makikisama sa ibang tao. Di bale, di kita ilala, kaya kitang i-approach, healthy yung community namin. Sabi ng isang historian, may mas malalim pa palang hugot yan. The reason behind, this was from a counselor. He's been asking around, bakit Cagayan para nagiging venue sa mga conventions? According daw sa kanyang mga responses from guests, there's something about the place na they feel safe and they feel taken care of. Na kahit na wala sa tour plan yung activity, they can easily just ask a random bystander na local, and they will guide them talaga to where they would want to be. Sa bisang araw ng isang city council resolution, napagtibay ang mainit na pagtanggap at pakikitungo sa mga bisita sa syudad bilang Tatak Cagayanon. At yan daw ang dahilan kaya laging dinarayo ang CDO na mga nagdadaos ng convention, mapalocal man o international, public man o private. Pero actually, sabi ng tourism office, nasa pangalan din talaga ng Cagayan de Oro ang mga katagang Golden Friendship. Ang ibig sabihin kasi ng Cagayan ay river o ilog, at de Oro bilang ginto o gold. Kaya sa madaling salita, Cagayan de Oro is the river of gold. Sagana ro kasi sa ginto ang CDO noong panahon ng mga Kastila, na kahit sa ilog, makakadampot ka. Heto pa, may kumakalat din daw na kwentong bayan noon. There was that old story that there is that big fish in the Cagayan de Oro River. Ano daw siya, golden fish. Okay? But now, nawala na siya, but that gold remains in the heart of every Cagayanon. Kakaiba man para sa ilan itong katawagan sa Cagayan de Oro, nakaugat pa rin yan sa kaugaliang Pilipino, ang mainit at maayos na pakikitungo sa sinumang dumarayo. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Nagdesisyon ang Office of the Ombudsman na patawan ng 6 preventive suspension si Cebu City Mayor Michael Rama. Gayun din ang 7 iba pang city government officials doon. Para sa update, magkikibalita tayo live kay One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kumusta ang sitwasyon dyan sa City Hall ngayon? Paingot to Cheryl, business as usual dito sa Cebu City Hall. Isang araw matapos nga sa pag-issue ng suspension order ng ombudsman sa loob ng 6 para kay Mayor Rama. Nakita natin ang opisina dito na patuloy ang mga regular na transaction ng mga tao, pero kapansin-pansin nag-gloomy o malungkot ang mga staff sa loob ng office of the mayor. Medyo hindi rin marami ang tao sa mayor's office kumpara nung wala pang suspension order. Cheryl? Preventive suspension kay Mayor Rama at iba pang opisyal. Magkakaapekto rin ba ito sa pamamalakad sa Cebu City? Sa pagkakaalam natin, Cheryl, kakalanding lang ni Mayor nga. Pero ang alili sa kanya ay si Vice Mayor Raymond Garcia. Ang sabi naman ni Raymond Garcia ay handa siyang manungkulan bilang mayor ng syudad. Pero nakausap din natin si Mayor Rama kanina, sabi ng mga staff niya na kakalanding lang niya galing Manila. May meeting din daw si Mayor Rama at si Vice Mayor Garcia. Ang sabi ni Vice Mayor Garcia ay nagkausap sila, nagkumustahan lang. At siya din ay na-shock din sa nangyari na may order na suspension. Wala pang bagong pahayagan ngayon si Mayor, pero ang sabi ng mga staff dito ay may plano isang prayer vigil ng mga supporters ng Mayor mamaya hapon. Wala pang detalye at ang tabayanan natin yan mamaya. Cheryl? So sino ngayon ang hahalili kay Mayor Rama at dun sa iba pang nasuspindi? Handa ba silang gampanan din yung tungkulin? Tama, Cheryl. Ang hahalili ay si Vice Mayor Raymond Garcia. Siya, nakausap natin siya kanina sa telepono kasama ng ibang media. Ang sabi niya,
siyang manungkulan bilang mayor ng Cebu City, pero ayaw niya munang detalye kung sino ang halili ng mga parking heads na masuspended din. Para bigyan ng konteksto, no, Dale, yung nangyaring pagsuspende, ano ba yung naging punot dulo nito? Ano rin ang sagot dyan ni Mayor Rama? Sir, ang ugat ng kaso nito ay yung apat empleyado na na-reassign ng mayor noong May 2023. Sabi ng mga empleyado ay isang mababang posisyon na in-resign sa kanila at hindi sila nakatanggap sweldo mga 10 months. Tapos ang nag-file ng kaso una yung mga empleyado sa Civil Service Commission at ang sabi ng mga empleyado ay nipabor sa kanila ang CSC or Civil Service Commission at pero hindi pa rin sila na-reinstate sa kanilang original na position. O kaya tumunog sila sa ombudsman at ngayon ay naghato niya or nag-decision nga ang ombudsman ay suspindi si Mayor Rama pending investigation sa kasong sinampa ng mga empleyado. Pero, maraming salamat for the update, Dale Israel. Hola mga kapatid, magiging certified kapatid na ang Bisaya influencer na si Inday Fatima. Ano kaya ang aabangan natin sa beauty queen from Sarangani Province? Inday Fatima, welcome to One Balita Pilipinas. Hello po. Oy, paano na? Grabe, kamusta naman ang city living? Talaga naninibago, hindi ko po alam saan ako haharap. At dito ka harap? Ayan. Talaga naninibago po ako, hindi ko inakala na andito na po ako ngayon. O, para sa mga hindi pa nakakakilala kay Inday Fatima, ano bang ginagawa mo sa Sarangani at paano ka sumikat sa social media? Opo. Actually po, isa po akong beauty queen. I started at a very young age, 13 years old. Pero ngayon po, napofocus po as a content creator po. So ayun, pinapakita ko po kung anong ginagawa namin sa probinsya, kumakain ng simpleng pagkain, naliligo sa sapa. So, naliligo sa sapa? Wait, teka lang. Okay, o, tapos? So, dun po ako talaga na-discover po sa mga ginagawa ko po. Kasi parang kung isipin nyo po, parang isipin ng mga tao, maarte, ganon-ganon. Pero hindi po, talagang kabaliktaran. Sobrang simple po ng pumumuhay, tas hindi maarte po. Bago nga start itong segment na to, tiningnan ko na yung ano niya, Inday Fatima Vlogs. At yan, nakikita niyo kumakain siya, di ba? Ng mga nagkakamay ka, ang sarap naman ng mangga, bagoong, nagdidikdik, nagdidildil, at nagbubukas ng buko. Marunong ka talaga magbukas ng buko, bata pa lang. Opo, sanay sa probinsya, syempre, wala namang katulong, hindi naman po mayaman, so kailangan talaga marunong ka gumawa ng mga bagay. Ay, nakakatuwa. Alam mo, honestly, yun ang dream natin ngayon, di ba? Na talagang simple. Yan ang uso ngayon, kaya siguro ang dami rin talaga ng ano mo ng iyong audience bukod sa maganda ka, di ba? Pero eto na, paano ka napapayag? Yung sabi ng magulang mo nung na lilipat ka ng Maynila dahil soon enough magiging kapatid ka na nga rin. Oo nga po, si Mama actually iyak ng iyak. Tawag ng tawag kasi hindi talaga siya sanay na medyo malayo kami sa isa't isa. Pero ayun, sobrang happy niya po kasi it's a dream both of us po. At a very young age talagang pinush niya ako na mag-pageant because inisip namin na yun yung way para mag-enter into showbiz. So talagang nagbunga naman lahat. It's not an easy journey, talagang matagal. Pero finally, I'm here. Grabe po. How proud are you? You're representing, of course, yung mga Bisaya. Oo, sobrang proud po kasi minsan talaga, you know, na-misinterpret ang mga Bisaya. Matapang, ano, pero ang mga Bisaya, dyan, mga gwapo, dyan na sila. Tapos, I'm very happy po kasi at least may representation dito yung mga Bisaya. No? Actually, yun nga yung inaano natin, ano, mula sa music, sa pag-arte, sa mga kine-create na mga show. Masyado naging Manila-centric for decades, di ba? And we have to put a highlight on that. And maganda na sa ganitong mainstream platform, makikita yung mga kagaya nyo. Si Quinay, di ba? Yes, na isa rin nakaka-guest lang natin. Na-meet mo na ba si Quinay? Yes po. So yun nga po ako. Meet sila. So medyo nagbibigay kaming konting hints pa lang, pero hindi pa namin iyaan. Soon kasi yung announcement. Ayan. So yun nga po, medyo mahirap from Batangas naman, di ba? Medyo Southern mahirap Tagalog. Po sa mga probinsyan actually, kasi kailangan pa pumunta dito para mag-casting, mag-audition. So talaga medyo mahirap po sa mga probinsyana na katulad namin talagang mag-casting. Pero ngayon talagang sobrang happy na may platform na of course para ipakita din. May binaon ka ba mula sa Sarangani? Ano ba? Anong binaon ko po? Mapagkain? Tuna? Masarap ang mga tuna. Ay, oo. Sobrang grabe. Yeah. And of course, anong papasukin mo soon? Mag-aarte ka ba? Hosting ba? Opo. I'm very excited to work of course with MediaQuest. So sana hopefully po I'll have shows din sana soon po.
Kaya I'm very happy po for the opportunity. Kasi hindi ko talaga expect probinsyana, pero ngayon andito po ng mga dahil. Woo! Represent! Ayan, batiin mo na ang mga kapatid natin. Luzon, Visayas, Mindanao, nanonood sa atin. Ayan, hello mga Inday, mga Dodong. This is Inday Fatima, ang inyong probinsyana. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta. Of course, sa ating mga Bisaya friends from Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, thank you so much Inday Fatima. Welcome sa Kapatid Network. Ayan, meron pa tayong ibang showbiz news. Let's watch this. Nasenti si Caroline Q, aka ang lead character ng Can't Buy Me Love na si Bel Mariano sa pagtatapos ng kanyang teleserye. Official nang nag-goodbye ang aktres sa tumatak niyang character na si Caroline Q, aka Ling. Forever grateful daw si Bel sa project kung saan nabuong isang pamilya kasamang mga cast at crew. Ang natutunan daw niya sa Can't Buy Me Love. Nabibili ng pera ang panandaliang kaligayahan, pero hindi ang totoong pagmamahal. Panoorin ang last two episodes ng Can't Buy Me Love sa Todo Max Primetime ng TV5. Literally and figuratively hot si Liza Soberano sa kanyang latest photoshoot sa Palawan. Naka-flex ang wala swimsuit competition na larawan ni Lisa Frankenstein star habang nasa bakasyon kasama ang direktor niya rito na si Zelda Williams. Talagang malayo na narating ng 26-year-old actress na una lang sinabing naging insecurity niya raw at one point ang kanyang katawan. Nahilo lang! Yan ang paliwanag ni Bubay kung bakit siya hinimatay habang nagpo-perform sa town fiesta ng Apari, Cagayan. Ang rami raw kasing nakatutok noon ng ilaw sa kanya. Bumalik naman siya sa stage after makarecover. Siniguro rin ng kanyang kasamang si Pipita na maayos si Bubay ng gabing makauwi sa hotel. 2016 ang unang ma-stroke si Bubay. Spotted! Na nakikipag-date ang beauty queen na si Shayla Rebortera after ng breakup nila ng aktor na si Rob Gomez. Uploaded sa kanyang Instagram stories ang isang guy. Sinabi rin ni Shayla na officially off the list na siya. Si Shayla ay may anak sa aktor na si Rob na nadawit sa infidelity. Matapos mag-geekang umunoy conversation with other girls. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipinas.